Now, here's our itinerary for 7 days and 6 nights. Day 1, arrival in Osaka, Kansai International Airport. We made a list yung mga kailangan namin gawin when we arrive at the airport. So, first, pick up the pocket wifi. If ever ha, na nag-rent kayo via Klook, meron kiosk sila kung saan siya pinipick up. But, be mindful lang of your arrival time kasi kung late kayo sobra na nag-arrive sa Japan, i-anticipate nyo na na-close na yung sa Klook booth na pagpipick upan nyo. So, might as well book a delivery na lang sa mismong hotel nyo kung late lang yung flights nyo. And the next is pick up the Osaka Amazing Pass at Kansai Tourist Information Center. So, kung nag-avail kayo ng pass na yon, pwede nyo siyang i-pick up doon. Also, yung Kansai True Pass, ganun din, same booth. And then, lastly, buy iCoca card, 2,000 yen. Meron na yun nakasamang load. Try natin na magawa lahat ng mga tasks natin sa airport. Train na tayo going to our hotel and then check in. And then after that, nag-dinner na kami sa Dotonbori. Then after that, of course, rest. Tomorrow, marami na kaming activities na gagawin. So day 2 naman namin is Osaka tour. Dito, nag-Osaka Castle kami. It's 230 pesos via Klook. Included na sa Osaka Amazing Pass. If ever, yun nga yung kukunin nyo. Pumunta muna kami sa Osaka Station. If you haven't picked up your Osaka Amazing Pass at Kansai Tourist Information, may option naman na i-pick up siya sa Osaka Station. We went to Osaka Metro Commuter Pass to pick up our Kansai True Pass na nabook via Klook. So, pumunta kami doon na medyo mahirap ang hanapin kasi tagong-tago siya at saka ang daming tagusan. The Hankyu Osaka Umeda, if bumili kayo ng Hanshin Tourist Pass via Klook. So, yun talaga yung mga main agenda namin. Yung mga first things first. Kasi hindi kami makakaikot ng Japan without those passes. Actually, makakaikot naman kami. May option naman kami to buy tickets pag nandun na kami sa train station. Gusto namin na kahit papano makatipid. So, might as well avail and take advantage of those passes offered to tourists like us. Lunch at Ippudo Ramen. Actually, marami namang mga kainan doon. Optional lang to guys in case na pumunta kayo ng winter din ha sa Japan. Tapos wala pa kayong winter clothes. Pwede kayong mag shopping muna doon. Sobrang ganda and mura na mga winter clothes nila sa may GU and sa may Uniqlo. Yung prices ng nabili namin sa clothes, pareho na kami ni D. Nasa 8,000 lang. Halos lahat ng winter clothes namin din namin binili. Mga heat tech, na long sleeve, puffer jackets, sweater, inners, and flannel. Ayun, ang dami namin nabili as in. Tax-free. After mag-shopping, pwede kayo mag-Omeda Sky Building or Observatory. And the best time to visit here is sunset. Para at least kita mo yung horizon. Over the horizon. Well, horizon ng sky. Yung sobrang ganda as in. So, yun. Kung hindi naman kayo mag-shopping, pwede kayo mag-Omeda Sky Building. And then next is Orange Street. If you want to check out streetwear, mga shops and stores, sapatos, ganun. And after that, we are back to the hotel para labhan ang aming mga winter clothes. So, depende pa rin again to your preferences kung gusto nyo na bumili na dito para at least ma-maximize nyo yung mismong trip nyo, makaikot kayo sa lahat. Pwede kayo na bumili na dito sa Philippines before your trip. Pero kami, pinili namin yung tipid side. So, na day 3 namin is a Kobe day tour. We went to Mikage Station to buy the Roko Excursion Pass na dating Roko-san Tourist Pass. So, dati kasi, nung time na pumunta kami, yung cable car is under repair or maintenance. Hindi namin siya nasakyan, sarado siya. Instead, round-trip bus yung kapalit. Pero medyo mas tagal nga lang siya, unlike kapag cable car. I'm not sure if okay na yung cable car, guys. Please let me know sa comment section para at least alam ng mga viewers natin. Round-trip na from Mikage to Mount Roko, plus use of public onsen. So, hindi namin ma-remove yung use of public onsen kasi inclusive na siya dun sa ticket. At saka kasi, pag nag-onsen daw, kailangan na tahubad na hubad. Basta yun. Hindi pa namin siya na-try, pero kasi meron kaming next itinerary after yung Mount Roko Snow Park. Kaya hindi na rin namin siya magagamit. So, next naman is Mount Roko Snow Park. Ang entrance ticket is 2,000 yen each. Pwede kayong mag-ski or pwede rin kayong mag-sled. Meron naman mga rentals of equipment available there na meron lang ding bayad. Then lunch,
Merong kainan dun sa may mismong Mount Rokusan. And masarap naman yung pagkain, in fairness. Wala namang tapon. Next, sled or ski. At least 3 hours kami na nag-sled-sled dun. Nag-rent kami. Tapos, salita na lang kami ni D para at least tipid. Kasi parang, di ba, pag 3 hours mong ginagawa yun, tas ikaw lang, gano'n slide, gano'n slide. Pag hindi kayo alternate, parang hindi na masaya pagka medyo tumagal na. Hindi ko alam kung gano'n din yung feeling nyo, ha? Pero kami kasi parang gano'n. Yun siya exciting as it was the first time. Tama ba? And then, kung may time pa kayo, you can use the public onsen for 1 hour. And then lastly, Japan trip is not complete without trying out the Kobe beef. Siyempre kami naman, ang goal namin for this trip is makatipid. Pero hindi naman yung sobrang tipid na tipid. Hindi na namin itatry yung mga masasarap, mga recommended na food, gano'n. Of course, hindi namin matry ang Kobe beef sa Kobe. So, ayun, we tried it in Tor Aoyama. By reservation siya, guys. So, mag-reserve kayo or message them via Facebook at least 1 to 2 weeks before your trip. Kasi, konti lang ina-accommodate nila. And, ang bilis talaga mapuno ng mga slots. Mga nasa around 3,000 pesos for tuna. Tapos, plus yung chef pa nila is sobrang funny and sobrang entertaining. And then, after that, we went back to Osaka. And then, hotel. And then, rest na. Day 4 is the Kyoto day tour. From hotel to Arashiyama station, 1 to 1.5 hours. Optional din naman kung gusto niyo na mag-coffee-coffee, stopover dun sa Arabica. It's a 10-minute walk from Arashiyama station. Arashiyama Bamboo Forest, usually para maikot mo siya, it's a 1-hour walk non-stop. Pero realistically, sabi nila na sa 1.5 to 2 hours, yung kailangan mong i-allot for that. And then next, Kinkakuji Temple. The Zen Temple whose top floors are completely covered in gold leaf. Pero hindi mo siya malalapitan ng sobra, like may harang pa rin siya. Ang ganda niyang tignan sa malayo, lalo na pagka nasisinagan siya ng araw. So, for this, it will take you more or less an average of 22 minutes to complete. Pwede kayong mag-lunch sa may Nishiki Market. It's a 400-year-old iconic market with lots of Japanese food. Or pwede naman kayong kumain before kayo mag-Kinkakuji Temple. So, optional lang naman yung Nishiki Market. And then, next is Fushimi Inari Taisha. Free entrance naman dito. The hike to the summit of the mountain and back takes about 2 to 3 hours. However, visitors are free to walk just as far as they wish before turning back. Kung ano lang yung kaya mo or ano lang yung gusto mong makita, and then you can go back. Itong mga torii gates na to in Kyoto were donated out of appreciation for their prayers that being answered. The next is you can visit the Yasaka Dori. Sobrang ganda niya, like nung paggabi na talaga. Ganda ng mga architecture dun sa lugar na yun. We went back to Osaka for dinner and then hotel and then rest. Next is day 5, Nara day tour. From Osaka to Kinetsu Onara station, travel time is around 1 to 1.5 hours. So we went to Sarusawa Ika Pond, small and beautiful lake in the shopping district of Nara. And parang okay siya mag-stroll-stroll or parang mag-jogging, biking ka around. Parang ang relaxing lang. So optional naman to guys, yung Gangoji Temple and Kasuga Taisha. Kasi medyo malayo siya, konti dun sa places dun sa Nara. But if you still have more time, pwede nyo naman siyang i-add on your itinerary. And then lunch is at Gyukatsu Katsugyu. It's just across Nara Park. Meron dun parang building. Tapos nasa second floor siya. Yun yung first time na kumain ako noon. Grabe, parang ubus ko talaga lahat ng side dish, ubus ko lahat ng meat. Lalagay ko guys, ito yan siya. Diba, kitang-kita mo yung Beth. Then next is Nara Park. Nag-deer feeding kami. So doon marami naman mga nagtitinda ng deer biscuits outside Nara Park for 200 yen. So dito makakita ka ng mga deers na nagbabaw. Eh nakakatuwa ha, kasi nung time na pumunta kami, naka-witness ako na nagbabaw na deer, pero nakaupo siya. Pero at least nagbaw. Kasi baba ko, diba? Ang dami kasi namin nagpapakain. Pwede siya for kids, pwede yung may family, pwede for adults. Sobrang saya. Next is yung Nakatinidu Speedy Mochi Pounding. Ito medyo swertihan lang, wala kasing schedule kung kailan sila magpa-pound ng mochi. As long as maubos lang yung supplies nila or yung mochi nila, dun sila magpa-pound. Hindi namin siya na-witness that time, but still, tinry pa rin namin yung mochi nila. After that, we had dinner at Dotonburi and then rest na ulit. Dotonburi, sobrang dami talaga ng pagkain. Like,
malilito ka. And then day 6 is Universal Studios Japan. So ito, we spend the whole day here in USJ. Just buy the studio pass and optional lang yung express pass. Meron naman option to buy there at the entrance, but the lines are long. So yun, open naman siya from 8 a.m. to 10 p.m. And then after that, nag-Dotonbori food trip na kami. Day 7 naman, isang last day namin. So pabalik na kami nito sa Manila. Nag-stop by lang kami ng konti sa Kuramon Market para mag-check lang ng mga pagkain, mag-try lang, ganon. And then after that, nag-Don Quixote na kami sa may Dotonbori to buy pasalubong. But if you're looking for a cheaper Kit Kat chocolates pasalubong, ilalagay ko guys yung video and yung sagot sa description box below. So watch it. And then after that, nag-airport na kami. Pumunta na kami sa Kansai Airport para i-return yung pocket wifi. So, i-drop lang naman namin yung sa may mailbox. And then, we went back to Manila. So, this is just our sample budget itinerary. Of course, everything will still depend on what place you want to visit and your preferences. Japan is a very large country and there are still a lot of places that we haven't been to that we're saving on our next trip. If you want to watch my full vlog for this itinerary, I will put the link of the playlist down below. So for our next budget itinerary vlog, I will share naman with you our 8 days and 7 nights in Tokyo and Mount Fuji. Kung may mga suggestions, comments, and questions kayo about this vlog, write them down in the comment section box below and I will try to answer all of it sa abot ng aking knowledge and experience. If you like this video, palike and subscribe naman guys para makagawa pa ako ng maraming content na kagaya nito. And see you guys on my next vlog.